Aileen, papaano ang magiging verification process ng mga telcos at makasiguro ba na ligtas ito sa mga fake identities? Yes, Monica, bago nga tuluyang makapagparehistro ng isang SIM card ay kailangan munang mag-selfie. Ayon nga sa Globe Telecom at Dito Telecommunity, pagkatapos na maisumite lahat ng mga impormasyon sa SIM registration ay kailangan mag-selfie upang matiyak kung tutugma ba ang mukha nila sa dokumento isinumite nila sa registration process. Upang maiwasan ang mga magsusumite ng peking ID o maling dokumento ay magkakaroon ng verification process ang mga telecommunications company kung saan kailangan mag-selfie ang mga SIM registrants kasama nilang isinumite ang government ID. So magse-selfie kayo together with the government ID na presented. And merong technical, ang tawag doon kasi is optical card reader. So sa ngayon, medyo primitive po yun, pero there will be some enhancements later on para mas mabibilis ang verification. Katulad ng with the other telcos, no, may verification process kami. One of them is using the selfie. Tapos meron din tayong audit process. Ang gusto namin siguro, maybe ihiling sa publiko, is alalahanin natin na itong process na ginagawa natin ay, tatawagin ko, evolving, no? And continuously improving. Sa proseso ng pagpaparehistro, kailangan munang i-access ang website ng kanilang telco at doon ilalagay ang mga kakailangan ng informasyon kasama na rin dito ang selfie para sa verification process. Pagtitiyak ng mga telco, aabot lamang ng 5 minuto o hindi aabot ng 1 oras bago ma-activate ang isang SIM card. Posible namang anyang mas mapaganda pa at mapabilis pa ang magiging verification process para sa SIM registration. Ayon kay Globe Telecom, Head of Policy Division na si Amel Tubayan, nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Information and Communications Technology o DICT para sa isang verification process. Merong hinahanda yung DICT for purposes of quick verification of all IDs. Kasi ang hihingi namin sana before was to have an API directly with the government ID issuers. Para sa ganun, yes or no, mabalidate ka agad kung tama yung sinumit nilang ID. Samantala, may nakahanda namang post-verification ang DICT para matiyak na hindi peke ang mga naisubiteng dokumento sa SIM registration. Ayon kay DICT Undersecretary Ana May Lamantillo, ilang buwan matapos buksan ang SIM registration, magsasagawa ang DICT ng isang post-verification kung saan nakakonekta ito sa National ID System ng bansa. So kung may mga ngahanap po na mag-register ng mga peking pangalan, ngayon pa lang po, sinasabi na po namin, seryoso po ang gobyerno in implementing the law. Samantala, Monica, paalala nga ng DICT at ang telcos, posible magkaroon ng technical difficulties, glitches o kaunting eberya sa SIM registration dahil first time nga itong gagawin sa bansa. Ngunit tiniyak naman nila na patuloy nilang sasaayos at papagandahin pa ang registration process para sa ating mga kababayan. At yan muna ang latest. Balik sa'yo, Monica. Oo. Aileen, yun nga yung gusto ko sana itanong, ano, dahil milyon-milyon ang subscribers at assuming na malaking bahagi niyan ang sabay-sabay na mag-register bukas, papaano, hindi ba magka-crash yung kanilang system? Kampante ba ang mga telcos dito? Yun nga ang sinabi ng mga ilang telcos na posible nga magkaroon ng glitch o baka mag-crash nga yung website dahil sa dami nga na gusto magpa-register. Pero sinutiyak naman nila na sa process na magsimula na ang SIM registration at ay posible namang na mairehistro lahat ng mga SIM users. Ang sabi nga ng Globe Telecom, within 15 days ay posible ma-register na lahat ng kanilang customers. At Aileen, paano ba ang gagawing information dissemination nitong SIM card registration? Kasi marami tayong mga kababayan ang wala naman talagang access masyado sa news o hindi masyadong nakakaalam, no, tungkol dito. So paano ang gagawing hakbang ng mga telcos para iparating ito sa ating mga kababayan at sa kanilang mga subscribers?
Yes, Monica, bukod nga doon sa mga social media, lalo na sa mga walang internet, ay magkakaroon nga ng SMS messages na information dissemination, ang Globe, Dito Telecommunity, at even ang Smart Communication para nga dito sa SIM registration. At kung hindi naman, tutulong din ang Department of the Interior and Local Government para naman magbahay-bahay, mag-door-to-door on the barangay level para naman masiguro na informed ang mga kababayan natin tungkol dito sa SIM registration na ito. At Aileen, isang tanong na lamang, ano, linawin lang natin, ang isang individual, may limit ba kung ilan ang SIM na maaaring i-register under his or her name? Ay, yes, Monica, walang limit, no? So kahit gaano kadami ang i-register na SIM card ng isang individual, ay pwede ito. As long as dapat tama ang dokumentong isusumite niya at siguradong hindi naman ito peke. Maraming salamat, Aileen Sarudo, live na nag-uulat mula sa Quezon City.